Yo, all these thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night, yeah. I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Hello kay Ceremonya sa Gohan, ML. Salamat sa iyong suporta, kaprakti. Too tired to function but too lost to sleep. Ay, I think I... Problema mo ba ang belly fat? Ito yung taba sa gilid ng iyong tiyan na tinatawag ding beer belly, love handle, at bilbil. Meron nga dyan na nagpapapayat at pumayat naman siya. Pero nandun pa rin yung bilbil niya o hindi pa rin nawawala ito. Narito ang mga dahilan bakit hindi nawawala ang belly fat mo at kung paano ito alisin. Kung sakaling magustuhan mo ang video nito, huwag kalimutan mag-subscribe, like, and share. At pakiclick mo yung notification bell kung gusto mong laging updated sa aking mga videos. Thank you! Thoughts keep me up at night, yeah. What am I doing? Did I do it right? Yeah. All these thoughts keep me... Ang pagkakaroon ng belly fat ay kadalasang nagmumula sa ating mga kinakain at iniinom. Pero hindi lang dahil sa dami ng iyong kinakain, pwedeng magkaroon ng bilbil. Meron nga dyan, payat. Pero malaki ang tiyan at may bilbil eh. Ito ay dahil sobra-sobra ang calories na pumapasok sa katawan niya. Ibig sabihin, mas marami siyang kinakain kesa sa kanyang ginagawa. Kahit sabihin mo pang konti ka lang kung kumain, pero kung ang mga kinakain mo naman ay puro matataas ang calories, gaya ng mga pagkain may asukal, cakes, candies, chocolates, donuts, soft drinks at mga katulad nito, ay ganun din ang kalalabasan mo. Magkakaroon ka ng bilbil. At alam natin na kapag sobra ka sa calories, ay talagang tutubuan ka ng taba. Iwasan mo ang mga ganitong pagkain. Sa halip, sikapin mong ikaw mismo ang magluluto ng pagkain mo para makatiyak ka na walang anumang sangkap ang pagkain mo na nakakataba. Kasi nga 'di ba, yung mga lutong ulam ngayon, karamihan nilalagyan nila ng asukal. Gaya ng matamis na adobo, matamis na menudo, matamis na lechon baksiw at kung ano-ano pa. Every night faded, just so I can sleep, thinking that it's hated, I feel hated. Kung hindi naman mahirap yung trabaho mo, iwasan mong kumain ng kanin. What? Oo, mabubuhay tayo kahit walang kanin. Ang kanin ay carbohydrates. Pero tandaan nyo, carbohydrates din ang kamote, patatas, at mga gulay, lalo na yung mga madahon na gulay. Kaya hindi ka manghihina kung hindi ka man gumain ng kanin. Dahil ang mga ito, lalo na ng mga gulay, ay sobrang baba ng mga calories na kahit makarami ka ng kain, ay hindi ka tataba. Damihan mong kain ng mga pagkaing mayaman sa protein. Dahil sa protein, ay matagal kang gugutumin dito. Siyempre, dapat iwasan mo ring uminom ng alak. Dahil ang mga ito ay masama sa kalusugan na magiging sanhi ng pagkakaroon ng bilbil. Kaya nga tinawag itong beer belly eh. Kailangan mong maging masipag. Ibig sabihin, dapat marami kang ginagawa. Dahil ang pagkilos ay nakakasunog ng calories. Sa pamamagitan nito, hindi ka basta-basta tataba at malaki rin ang tsansa na matunaw ng lubusan ang iyong bilbil. Kung kaya naman ng oras mo, mag-workout ka sa gym. Ang mga ganitong exercises kasi ay malakas ding makapagtunaw ng calories. Pagpalaki ka ng muscle. Dahil ang muscle ang siyang kalaban ng taba sa katawan. Kaya, mas malaki o mas maraming muscle, mas mababa ang tsansa ng pagtaba mo. At kung samahan mo ng pagbabawas ng calories, tiyak mawawala rin yung bilbil mo sa katawan. Ang pagjo-jogging o walking sa umaga nang walang laman ng tiyan o wala pang kinain ay malakas ding makapagtunaw ng bilbil. Pero kung gusto mo nang mas mabilis na matunaw ang bilbil mo, gawin mo ang HIIT o High Intensity Interval Training. Ang ibig sabihin nito, mahirap na exercise ang gagawin mo dito. Halimbawa, tatakbo ka ng pinakamabilis mong magagawa.
hanggang sa di mo na kaya. Pagkatapos ay huminto ka hanggang sa maging normal na ulit ang tibok ng bulso mo o hindi ka na hinihingal. Pagkatapos, mag-sprint ka ulit hanggang sa di mo na kaya o sagad ang iyong lakas. Tapos, pahinga ulit. Gagawin mo lamang ito ng 10 minuto sa kabuuan. Ito ay upang hindi ka naman ma-overtrain. 2 beses lamang sa loob ng 1 linggo nang may pagitan ng 2 hanggang 3 araw bago mo ulit. Tandaan, hindi tayo pare-pareho ng katawan. Kaya dapat dinomonitor mo ang bawat kinakain at mga ginagawa mong exercise. Kung sa loob ng 1 linggo ay hindi nagbago ang katawan mo, bawasan pa ang calories o di kaya ay habaan pa ang oras ng pag-exercise. Kung sakaling paunti-unting natutunaw na ang iyong taba, madalas ito ay magsisimula sa mukha, braso, hita, at ang pinakahuling matutunaw ay ang ating bilbil o beer belly. Kaya dapat tuloy-tuloy mo lang yung plano mo o yung ginagawa mo, dahil kasunod ng pagkawala ng bilbil mo ay ang pagkakaroon mo naman ng abs o kusang lilitaw ang iyong 6-pack abs. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! What am I doing? Did I do it right? All these thoughts keep me up at night. I can't.